kumusta po ang pag-iikot natin ngayon dito sa Eusebio Bliss Park? Well, ito, maraming nakikita natin mga problema, pero kaya nga po tayo nandito para malaman yung mga hinahinang tao. Actually, you know, nakakalungkot kasi although meron pong mga pabahay itong mga nakatira dito, marami po silang mga problema mula sa tulo hanggang sa loob ng banyo, drainage issues. So, medyo pangit nang sabihin, pero medyo substandard kasi po yung pagkakagawa nito. Pero ngayon, naayusin po natin, may program works na itong mga building dito. Papasok po ang ating pamahalaan. Ayusin natin once and for all para ma-turn over natin ng maayos sa ating mga homeowners na walang problema. Sabi ko nga sa ating local leadership dito na kung gusto natin baguhin ang buhay ng mga mahihirap nating kapatid dito sa Pasig, ibigyan natin sila ng maayos na pabahay na may dignidad, na hindi kasama ang problema na paglipat nila, wala na sana sakit ng ulo. Hindi yung ilang taon pa lang, ilang buwan pa lang, pumuputok na yung pintura, tumutulo na yung mga dingding at nakakadaguhan ng puso na hindi yun dapat ganito eh. Dapat to magpapaibsan sa problema imbis na bigyan sila ng pasanin. Meron nga silang tutulugan, pero hindi man maayos pa rin. Hindi pa rin maayos. So, ngayon po ayusin namin. Itong taon na 2023, meron na po tayong pondo na nakalaan para ma-rehabilitate natin lahat ng mga building dito. At again, ayusin natin yung daycare center, ayusin natin, may papatayo tayo ng multipurpose hall. Halos 1,000 pamilya po ang nakatira dito. Napakarami yung nakatira dito. So again, humingi po ako ng konting panahon at pasensya sa ating mga homeowners dito dahil ngayon lang po kami nakadapo para magkaroon ng inspeksyon. At sabi ko nga sa kanila, sa mga nakaraang mga taon na, subukan naman nila na kami po yung gagawa ng paraan. So, hopefully, bigyan po namin ng answers, kasagutan yung kanilang mga problema dito. Okay pa, maraming salamat po. Okay, good day, God bless. Sabihin natin na si Vice Mayor Dodo Jaworski ng Lungsod ng Pasig na talaga naman gusto rin makatulong at maisaayos ang Lungsod ng Pasig. Andito ngayon ang buong team ng engineering department na nagsasagawa nga ng kaayusan at nakita naman natin ngayon dito sa lugar na ito na mga nakabukas na nga itong mga drainage at nililinis na ng drainage section engineering department. So mga kaibigan, at andito nga si Vice Mayor Dodo Jaworski para alamin pa ang mga ibang problema ng mga naninirahan dito sa Blissport Barangay Manggahan. So kanina ay napag-usapan na nga ng mga namumuno dito ang kanilang mga problema, no? Napag-usapan na kasama nga si Vice Mayor Dodo Jaworski at ang pangunahin na request ng mga nandito ay yun, mga bubong ng building dito pala ay mga tumutulo na. Kanina napag-usapan na rin ni Vice Mayor Dodo Jaworski, Engineer Ata at ng mga ilan na OWA officers dito ay magkaroon sila ng isang pagpupulong patungkol nga sa kaayusan nitong mga lugar, lalong-lalo na doon sa mga bubong nitong mga building dito. At yun nga, magseset sila para talagang matugunan ng maayos ang mga problema dito sa loob ng Eusebio Bliss or Barangay Manggahan. Ito kausapin ulit natin si Kagawad Judith ng Barangay Manggahan. Kamusta po yung mga concern dito, problema ng mga... Maraming problema na si Vice Dudot. Ngayon po, ang sabi nga po niya, talagang patitignan natin sa ating mga engineering, sa mga maintenance. Kaya lalo na yung mga sabi ng ating mga homeowners dito na yung sa roofing nga po at yung mga drainage ngayon po, inaayos na po yung sa drainage. Kaya medyo maganda-ganda na po at maganda ang simulain natin yung January. Ngayong taon na 2023, maganda ang simulain dahil talagang papatignan bawat building.
papacheck kung ano yung mga problema, papacheck sa engineering, sa maintenance. Kaya po, maraming salamat po, Mayor Vico. Saludo po ako sa iyo. Thank you so much. Maganda po at nakausap ng mga homeowners natin, ang ating Vice Dudut. Kaya po talagang maayos na po ang ating building, mga buildings dito. May idea po ba kayo kung ilang taon na itong... Actually, mga... ilang taon na to? Mga 8 years na? 9 years? 2015. Mga 8 years, mga ganun po. Kasi dinurn over po sa kanila 2015. So mga 8 years na po yun. Okay po. Maraming salamat po. Ayan nga si Kagawa Judith ng Barangay Manggahan. Nakausap na rin natin at napag-alaman natin na talaga naman palang malaki na ang problema dito sa Eusebio Blissport, Barangay Manggahan. At talagang naluluma na rin itong mga building dito. Tuloy-tuloy pa rin ang paglalakad ni Vice Mayor Dodot Jaworski. At may kausap nga na mga namumuno dito, talagang gusto niya masolusyonan din ang mga problema ng mga taga Eusebio Bliss. Ayan, subukan natin kausapin ang admin dito sa Bliss, Eusebio Bliss Corp. Ano, kamusta po ang problema niyo dito? Ano-ano po? Yun, matagal na kasi yung mga building natin dito eh, no? Kaya kailangan talaga ng pangkaalatan na pagbabago sa lahat. Kasi ang problema rito yung pagtulo ng mga bubong oh, sa fifth floor. Ilan building po ba ito? Lahat, lima lang po. Limang building na malalaki, no? Ilang palapat po ang... Fifth floor po. Fifth floor. Ang galing fifth floor. Narinig ko kanina na talagang problema ay yung rooftop, ano, yung pinakabubong. Opo. Ano po ba ang natugon ng ni Vice Mayor? Paano yun na gagawin? Ayun na, may budget naman na para dyan, handaan na po. Pag-uusapan lang kung ano pa yung mga dapat gawin pa. Bukod po doon sa peplor, no, sa mga kisamin ng peplor. Yun. Ang kailangan lang po kasi talaga yung consultation po sa taong bayan muna bago po tayo umaksyon. Para ano na po lahat eh. Maikarga na po lahat ng mga problema natin. Yun lang naman po yung ano rito. Tapos, isang usapin na lang. Yung burulan po, yun. Wala kaming burulan. Parking na maayos. Walang parking na malaki. Ang dami na kasing ano ngayon dito, mga sasakyan. Ano? Yung settlement area ay nagkaroon na maraming mga sasakyan. Yun ang problema rito na. Dapat ay separate families. No? Informal settled families dapat yung nandito. Pero dahil nga iba-iba yung naging programa ng nakaraan, kaya ganito po yung inabot namin dito. So, meron din kayong problema pala sa mga parking. Opo, kaya yung iba, dito pumaparada sa hindi na dapat paradahan dahil sa dami po ng populasyon. Yan po yung naging problema. Dahil nire-request nyo na rin na maisaayos yung parking. Yung pinasa po natin kay Mayor Vico na yung multi-level parking po rito sa court para po ma-resolve po yung problema namin na ganun. Yan lang po naman ang namin dito. Okay po, maraming salamat po. Okay, thank you po. Okay, sige po. Yan yata, nakausap din natin ang admin dito sa Eusebio Blissport, Barangay Manggahan. Yun nga ang talagang number one pa lang problema na pag-alaman natin, no? Yun na pinakabubong nitong mga building na nandito, no? Ayan. Ay talagang halos lahat ng building ay tumutulo na. No? At yun na mga parking space nga dito. Na may mga nakita na nga tayo kanina na mga naka-junk na nga yung nasa sakyan at nakasagabal na dito obstruction sa loob nitong naturang Bliss. Ano pa ho mga ibang concern natin? Ma'am, okay naman. Playground po. Ayan ha, mga kaibigan, at naghahanap pa o nagtatanong pa si Vice Mayor Dodot Jaworski ng iba pang mga concern para isang apuntahan na lang dito at malaman niya ang lahat ng mga problema ng mga naninirahan dito sa Eusebio Bliss Corp. Barangay Manggahan. Sunod lang tayo kay Vice Mayor Dodot Jaworski. Para
Yung sasundan lang natin si Vice Mayor Dodot Jaworski at tila may natanaw siyang isang multi-purpose dito na kanyang pupuntahan. So, andito yun mga city park and playground natin ng Alungsod ng Pasig na sinasaayos itong mga ito yun na pinaka-park dito. Ayan. Sila ang mga taga city park and playground. Ano po kasi sira-sira po kasi yan. Tapos yung drainage po kasi kailangan natin ng drainage. Pinadrainage po natin. Ang tagal po kasi nakatiwang pa rin itong kaya nung usap kami ng engineer kanina, sabi ko, hindi po pala yung ano, ng head ng park and playground. Sana nabisita po rin itong park sa playground natin pa. Ano po magiging nag-tag doon? Yan, dahil na rin kasi ang bulong sa kusin. Pagka pumapasok, kaya inanong namin yan sa ayan, so magbigyan dito naman ang pinag-uusapan nila itong lugar ng multi-purpose center na meron din na park dito, no? At yun, ay, may mga request din dito ang admin sinalagyan po ng turf yan eh. Ng ESAB Bliss Park na mapaganda rin ito, no? Malagyan ng yung maayos na drainage at yung na playground ay masaayos na rin. Pinaparehab po natin. Ilan taon? 23 years pa. Dapat po engineering po. Ito, napansin ko mga kaibigan, ay kung maalagaan lang itong playground dito sa harap ng multi-purpose center na ito, ay talagang maganda ito at magagamit ng mga bata, ano? Dahil nandito ito sa loob mismo ng Bliss. Kung gusto mong Ngayon, tinatanong na nga rin ni Vice Mayor Dodot Jaworski kung itong multi-purpose dito ay may mga tulo na rin ba ang bubong. Ayan. Good morning. Kamusta na po kayo? Ito po, sir. May concern po sana kami yes. Kayo, guys. Yes. Regarding po sa daycare center. Mm. Si Teacher Melanie po, last 2019 is nakarelig po siya sa taas. Okay. 2021. So, ngayon po, nakikishare po siya sa akin kasi hindi na po naibigay sa taas dahil parang may mga gamit na pinambak po sa taas. So, anong gamit? Gamit po ng admin. Pero nagsabi naman po si admin na pansamantala, ibibigay daw po niya yan pag nag-face na pay ba? Ayan, admin. So, iniirit na po namin kay Vice yung taas. Ano daw ang gamit na nakatambak na? Ay, mga grease trap po natin, guys. Opo. Grease trap? Ba't di mo po install yung mga grease trap? Eh, nagkaano po yung ibang, ano, ayaw po magpakabit ng iba eh. Kaya ngayon pong January, nakapuno po tayo dyan para po ikabit po. Oh, so, kailan mo makakabit yung grease trap? Anong po namin sa owners, kasama po sa mimitingin namin. Hindi, bigyan mo ako ng panahon. Kasi
may issue lang ng space, kailangan nila ng space. May grease trap to dyan na hindi nakakabit. So kung gusto ko malaman, kailan mo kaya ikabit ang grease trap? Itong katapusan ko. Itong katapusan, pwede nyo na gamitin yung pangako mo yan, ha? Okay. Guys, pwede po, ito po, ipapareceive lang po namin yung paper, tapos pareceive na lang po. Para magabit po namin this coming February 6 po, open lang po kami ng face-to-face na po kami. Oh, see, perfect. Thank you. Okay. Thank you, ma'am. Tapos, Vice, meron pa po kami concern. Ngayon po mag-face to face po kami, yung parent po ng Manggahan Daycare 8 is nag-provide po ng lababo kasi requirement po yun ng East City Council. Ngayon po si teacher po sa taas, pwede po ba, Vice, dito po sa gilid, palagyan din po natin ng lababo. Lababo pang hugas ng kamay. Ang bata po, opo. Protocol po ng East City Council. Palagyan po. Today po. Sa Rotary. Hindi, ako nalang mag-ano sa inyo sa Rotary. Ako nalang mag-ano. Pali, nag-iigit po ang... Isang araw lang yan, tapos yan. Thank you, boys. Okay. Ayan, mahalaga naman isa sa mga nakakatawa at masayang natagpo ang nakita natin dito. Yung mga request ng mga taga rito ay natugunan kaagad ni Vice Mayor Dodot Jaworski. At yun na request nga na malinis o mahawan yun na loob ng multipurpose hall ay yun. Hanggang katapusan ay tatanggalin na nga yung mga nakalagay doon para magamit na nga. Playground is ma-maintain po kahit kaming mga teacher at saka counterpart ng mga parent. Okay lang po ba, Vice, na ibakod po namin para ma-maintain po yung pag-aalaga namin mismo kasama yung parent? Opo, kasi dito po kasi, Vice, ito po lahat is pangkalahatan daw po. Hindi namin makontrol ang mga tao, magulang, mga bata, matanda, na kung sinong maglalaro or mag-exercise dito. Ang sa amin po sana, kung ma-maintain po namin ito, is by time, may day lang ang nasa labas, maliban sa day. Pag yung nag-face to face. Okay po ba yung voice? Hindi, ako ganito ang tuwutan. Kasi, syempre, limited po yung ating open space. So, kung okay sa homeowners, kailangan po rin. Pero ang paalam mo, opo. Ngayon, parang mo mapagaan ang problema nyo dito dahil kulang na kayo sa mga kiridad, magpapagawa po kung program sports para sa basketball nyo. Okay. Kulang mo natin ang may second floor, may basketball court at yung ilalim, multi-purpose, may opisina, may magayon dito burulan. Yes po. Para maluwag na at maganda ang mga kiridad. Para po sa amin lahat, para ikakabuti mo lang. Pag nagawa na natin yan, baka pwede nang i-expect natin ng masyado ng konti para sa mga kiridad. Sige po, Vice. Thank you. Asam po namin yan. Para po sa amin lahat dito na nakatira. Pero bigyan niyo ang panahon, ha? Baka yes po, Vice. Eh, wala pa. 1 month pa lang. Hindi ko kaya. Okay lang po, Vice. Basta na ipropose lang po namin sa inyo yung aming mga gustong mangyari po dito. Thank you po. Bagay yun. Thank you, Vice. Ayan lang. Narinig okay na, natin ang mga magagandang pag-uusap dito sa loob ng Yosebio Blispor at tinutugunan talaga ni Vice Mayor Dodot Jaworski yung mga problema nila. Nakikita natin ang mga ngiti ng mga nalito nga ngayon. Ha? May kapasila din. Thank you, Vice! Thank you po! Ayan talaga naman. God bless you, Vice! Thank you po sa okay. Ito at punta naman tayo sa banda rito, no? Okay. Okay. Ito at kasabay naman ni Vice Mayor Dodot Jaworski, ang barangay captain ng barangay Manggahan. Hanggang sa ngayon ay nag-uusap pa rin sila. Saka nagmamask. Yes, exactly. Nagatid nga ako dito na... Thank you.